ikaw pa rin ang pinakamabait, ang pinakamabuti, walang bahid ng kahit anong kasalanan, samantalang ako yung masama ugali, ako yung tanga, nakapangasawa ng walang kakwenta-kwenta, pero may narinig ba kayo sa akin? Sana naman huwag mo ipagmayabang na parang ikaw lang ang nagpakaanak para sa pamilyang to. Sana maalala mo na habang nagtatrabaho ko doon, ako ang nag-alaga kay nanay, kay tatay, dyan sa anak mo, habang kung sino-sino pinipendeho ng asawa mo. Walang Pasko sa pamilyang to, dahil ang Pasko para sa mga taong may puso. At lahat kayo wala nun. Lalong-lalo ka na! Hoy! Hoy! Anong ginagawa ng asawa mo? Hoy! Tawa ka! Huwag kang nakikailan dito! Ay, nakakaloka talaga yung bangayan ng magkakapatid, ano? At sure ako, marami ang makakarelate dyan. Pero, paano nangyari ang magkapatid na dating sanggang dikit o yung super close ay naging mortal na magkaaway? Kung sa inyo mangyari ito, hanggang saan kaya bago kayo mapuno at mapatid ang pasensya sa inyong kapatid? Tungkol dyan ang tampok naming kwento sa isa na namang two-part episode ng Tadhana. Ngayon naman, magic! Gusto niyo ba makakita ng magic? Opo! Nakakainis. Nay, ito, ba't wala kayong sagot? Gusto niyo makakita ng magic? Sige na lang. Pagbigyan mo na. Hindi, pipikit lang kayo, tapos magbilang ko ng tatlo, yun na yun, okay? Okay! Pipikit na! Pagbigyan! Pikit! Ngayon na, nakapikit na! Isa! Isa! Dalawa! Dalawa! Tatlo! Bukas na mata! Pwede na ba? Oo! Oo nga! Welcome, mama. Wala ko, hindi ka makakarating. Ay naman, hindi pwede, no? Bukod sa Pasko ngayon, birthday nyo pa. Asa pa si Bernard? Ewan ko ba dun sa asawa mo? Hindi naman yung nagpupunta rito kahit na may special na okasyon, eh. Hindi, ano? Baka umuwi sa kanila? Kasi hindi mo naman sinabi na uuwi ka ngayon, di ba? Wala din naman siyang sinabi sa akin na uuwi siya sa kanila ngayong Pasko. Jesusa! Jesusa! Chismosa! Ano yung pinagkakalat mong mayroon akong kabe, ha? Baka kala mo pananampasin ko to dahil Pasko, ha? Harapin mo ako! Ha? Nay, huwag niyo nang patulan. Pasko eh. Palampasin niyo na. Kayo na. Hindi! Hindi! Hinahamon ako ng babaeng to eh. Aling Tasing, umuwi na po kayo. Hoy! Hoy! Chismosang bungangera ha, mahiyahiya ka ha? Para kang demonyo na galit sa Pasko dyan sa pag-aatungal mo! Wow! Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Eh ikaw nga, Jesusa, pangalan mo, ang ugali mo, Satanas. Hindi bagay sa'yo, Jesusa, dapat sa'yo, Judas! Ay, Nay! Nay! Huwag niyo naman ganyanin nanay namin! Naisip ba ng nanay mo bago niya ako i-chismis, ha? Na may kabit akong Amerikano? Totoo naman ah! Ah, hindi yung chismis, totoo yun! Paano ka nagkaroon ng sasakyan, ha? Di ba regalo yun ang kabit mo? Eh, di totoo ngang naiingit ka sa akin. Palibhasa kasi, kahit anong gawing trabaho ng mga anak mo, hindi ka kayang bilhan ng mga sasakyan. Eh, bakit hindi ka magpabili kay Jelay ng kotse? Di ba galing siya sa Hong Kong? Haba, malamang, nag-ta doon. Ayeng Tasing, daan-daan po kayo sa pananalitaan, hindi ganyan ang kapatid ko, ha? Asus, huwag na nga tayo maglokohan. Alam naman natin kung bakit chismis na chismis ang nanay mo para mapagtakpan ang baho ng pamilya nyo. Pagpasagin ko lang puso mo eh! Bakit? Natatakot kayo na malaman na ang baho ng pamilya nyo? Ha? Sige, unahin natin yung asawa ni Jelay na may tinatrabaho ang babae habang nasa Hong Kong siya. Aling Tasing, sumusobra na kayo ha? Bawiin nyo yan! Hindi magagawa ng asawa ko yan! Mamatay ka muna. Ayaw mo! Ay! Mama! 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 Tama na po! Mama! Layo kami mga anak ko! Layo! Mama! 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 Tama na! Nay! 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 Tama na! Hindi nyo dyan! Tama na! Tama na! Lola!
Nakakahiya kayo? Paskong Pasko, patula natin si Aling Tasing. Halos magpatayang kayo. Kung hindi ka pamuntik masagasaan, hindi kayo titigil. At ikaw, Hesusa, tigilan mo na yung pagchichismis sa ibang tao. Daisy Rose, doon muna tayo sa labas. Papa. Hindi na kayo nahiya sa mga bata. Ito naman kasi si Dang, eh. Nakisali pa, imbes na umawat. Hoy, umaawat ako eh. Siyempre, dehado na si ate tsaka si Nana. Anong gagawin ko? Ano? Hindi pa rin sumasagot? Ba't kasi hindi nyo man lang sinabi sa akin na ginaganito na pala ako ng asawa ko? Siyempre, ayaw naman namin na mag-alala ka habang nandun ka sa Hong Kong, di ba? Ilang beses namin sinubukan sabihan niya si Bernard, hindi naman nakikinig. Kaya nga, sana sinabi niyo sa akin, parang hindi naman ako nagmumukhang tanga doon, napadala ng kung ano-ano dito, tapos ginaganito na pala ako. Ikaw naman kasi, pipili ka ng mapapangasawa mo yung babaerong wala pang pangarap sa buhay. Ako na nga pong niloko, kung pa'y masama. Hindi naman sa ganon. Ang sa akin lang naman, kung nagdesisyon ka sana ng maayos, hindi sana nagkaganito buhay mo. Eh, di ba kaya ka naman nag-asawa dahil nag-asawa na rin tong si Dang? Eh, ganun naman eh. Lahat ang desisyon ko para sa inyo, mali. Wala na akong ginawang tama. Hindi yan ang sinabi ko, ha? Huwag mong ibahin. Merry Christmas! Pasko ngayon, yun ang huwag nating ibahin. Pwede ba huwag na tayong gumawa ng gulo? Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Bernard. Hindi ko alam kung nasang impyerno siya, pero kailangan niya ipaliwanag ang lahat ng to. Hayop siya. Ate, alam ko kung nasan siya. Nasa impyerno talaga siya. Merry Christmas. Anong pamasko ko? Anong gusto mo? Christmas balls o Christmas candy? Ang naughty naman ng Santa Mary. Merry Christmas! Bakit parang gulat na gulat kayo? Huwag kayong mag-alala. Wala akong balak sirain ang Christmas nyo. Ako sisirain ko yung mukha niyo. Dang! Ano ba yan? Nagtatrabaho ko sa ibang bansa, itong gagawin mo, ha? Kayaan mo naman na magpaliwanag, oh! Hoy! Ano? Muwi ako, haba-haba ng biyahe ko, tapos dito lang pala kita matatagpuan. Wait, sige naman yan, ha? Ano? Gusto mo? Ano? Sige. Ha? Walang hiya, ha? Hayop ka! Hayop ka! Lumayas ka! Walang hiya! Hayop ka! Mas baboy ka pa sa baboy! Hoy, Jelay! Makinig ka nga muna! Pag ako napitan sa'yo, ha? Ano? Ang gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige! Sige, gawin mo! Alam mo, kung mas masaya ka kay Trisha, doon ka! Baboy ka! Baboy siya! Magbabuhin kayo dalawa! O, ito na yung mga damit mo, oh! Malis ka na! Malis ka na! Ang ginagawa mo? Naman itong mga damit ko! Ikaw ba lalayas dito, oh? Gusto mong putulan kita, ha? Mamili ka! Huwag mo naman akong gantuhin. Pag-usapan na lang natin to. Seryoso ako! Ano, aalis! Wala naman akong gantuhin. Mag-usap naman tayo. Ha? Mag-usapan na lang natin. Akala ko ba pinalayas mo na yung asawa mo, Ulupong? Ay, naku, Nay. Pagsabihan niyo nga yan si ate para matauhan. Nay, kasal kami ni Bernard. May anak kami. Tsaka,
Humingi naman na ng tawad eh. Ako yun. Ano ka ba naman, Jelay? Pagod na ako. Sana naman mapagod ka sa paikot-ikot na sitwasyon yun ni Bernard. Ang daling mabilog eh. Ewan ko ba kung saan napunta ang utak nito. Panganak kong tanga, pero ayoko lang masira pamilya ko. Siyempre, ate, concern lang naman si nanay sa'yo. Ayon, maulit yung ginawa sa'yo. Alam ko naman yun, Nay. At alam din niya na hindi niya na dapat gawin yun. Bahala ka, ha? Buti na lang hindi nagaya sa'yo yung kapatid mo. Kaya mo na, ate. Siyempre, concern lang yun. Huwag mo nang masamain. Sana nga totoong concern siya. Ano kaya minsan nagdadalawang isip ako pumunta dito sa inyo pag umuwi ako ng Pinas, eh? Sobra ka naman. O, yaman na, huwag na natin pag-usapan. Pag-usapan na lang natin yung pagtatrabaho ko sa Hong Kong. Umayag naman na si Lopez, eh. Eh, ang nanay, umayag ba siyang sa Hong Kong magtrabaho ang paborito niyang anak? Paborito ka, John. Kung minsan talaga, may nagagawa o nasasabi ang magulang na parang may anak na pinapaboran, di ba? At dyan na nga, nagsisimula ang selosan at inggitan. Pero kahit may tampo, hindi naman talaga matitiis ni Jelay ang ina. Pati ang kapatid na si Dang na sumunod sa kanya sa Hong Kong para makipagsapalaran. Trabaho mo. Mabait ba yung amo mo? Oo. Hiligan ni Mr. Wong magagalan kung ano-ano. To, tamo. Ay, ang ganda. Uy, pero Dang, daan-daan ka lang, ha? Baka mamaya, tanggap ka ng tanggap ng kung ano-ano dyan sa amo mo. Tapos, ang ending, pagbibintangan ka ng dakaw. Te, hindi ganun si Mr. Wong. Hmm? O baka naman, may something kayo. Sinasabi ko sa'yo, ako ang dami kong kilalang ganyan na nabulag sa pera, iniwan ng pamilya. Kainis, ang dami mong alam. Hindi, mabait si Mr. Wong, hindi siya ganun. Basta pinag-iingat lang kita, no? Huwag kang basta-basta magtitiwala. Sa amo mo o kahit dyan sa puso mo. Oh, madami mo na naman sinabi. Ganito na para matahimik ka, sa amin ka na lang matulog ngayong gabi. Eh? Wab, hindi papayag yun. Eh, paano kung pumayag? Sabi ko nga sa'yo mabait eh. Halika. Paano? Ay, tara na, tara na! Bilis, bilis! So, Jelay, what do you do here in Hong Kong? Sir, I'm a domestic helper also. I work here many, many years. She's the best domestic worker in Hong Kong. No, no. Not true, sir. She's only joking. And the best sister in Hong Kong and Philippines. Ni Fan Shu, it seems like you really have a strong bond as sisters. But I beg to disagree that you're the best Filipino worker here in Hong Kong. Because your sister, Dan, she's the best for me. Umpong, eh? Laka din pala ng bahay ng amo mo, no? Yung sa amo ko kasi, parang bahay lang ng kalapati. Tapos tatlo pa kami dun. Mayaman kasi talaga yan si Mr. Wong. Businessman kasi. Yung misis niya tsaka yung anak niya nasa Shanghai kasi may business din sila dun. Tapos siya yung naiwan dito. Ngayon. Yung mga kontratuhin niya ako, parang ako lang yung kaibigan niya sa buong mundo.
Eh, ano naman ang negosyo ni Mr. Wong? Lending. Lending? Ibig sabihin nun, nagpapautang siya. Sa kanya na lang kaya ako mangutang ng pera. Para saan? Hindi kasi kami ni Bernard, nagpaplano kaming bumili ng babuyan. Eh, ang laki ng puhunan, 150,000 pesos. Eh, ilang beses ko nang sinubukan mag-loan sa mga bangko dito, lagi naman akong denied. Sige, sabihin ko kay Mr. Bong. Talaga? Hindi ko papayag naman yun eh. Hindi, actually, sigurado na ako papayag yun. Oo, talaga. Uy, salamat naman. Sige. Bagay niya mukha mo. Wala lang. Iniisip ko lang kasi kung bakit... Bakit ang bait-bait ng amo mo sa'yo? Pero baka ako lang nag-iisip ng masama. Tulog na yan. Makaantok lang to. Ang utak mo, iba rin eh, no? Tulog na. Dito. Diyos nga, pa-utang lang. O, arte na. Wala. Ate, hintayin na kita makasakay ng busa bago ako pumunta sa station. Dang? Hmm? Umamin ka sa akin. Oh. May relasyon ka ba sa amo mo? Ano? Sinasabi mo? Dang, ganito kasi... Ang dami kong kilalang mga kababae natin dito sa Hong Kong na nasisira ang buhay dahil sa pakikiapid. Alam ko yan, ang dami kong kilalang ganyan. Kikikira ba type si Mr. Wong? At saka, ewan ko, siguro kung kamukha siya ng dingdong, baka bigyan ko ng chance. Mahal ko si Otip, no? Hindi ko nalokohin niya asawa ko. Okay ka lang. Sige. Tsaka ready na yung check-in mo kay Mr. Wong, yun yung utang mo. Talaga? Oo. Naku, tang salamat. Sige. Sasabihan ko si Bernard, matutuwa yun. Oo, bukas pwede mo na kunin. Sabi ko sa'yo, mabait lang talaga yun. Sweet talaga siya. Pero ganun siya sa lahat ng kasambahay niya. Relasyon agad eh. Kahit nagdadalawang isip, umutang pa rin si Dang kay Mr. Wong para sa kanyang Ate Jelay. Pero pagdating ng bayaran, nako, ayan na. Si Dang din pala ang sasabit dahil hindi makapagbayad ang kapatid. Sir, sorry. My sister cannot pay this month. Again? This cannot be. Dang, listen. I am nice to you. But this is business. You pay me. Pay ngo. Yes, sir. I pay you my salary. Minus $1,107 for my sister. More easy. But Dang,
Why are you doing this? That's a big money. You could have spent it for your family. Sir, my sister is family. Bakit? Hello. Bangga, totoo ba yung message mo sa akin? Na kalahati lang yung mapadala mo ngayon? Paano naman yung pangako mo kay nanay at tatay na pandagdag lang po muna nila? Eh, kasi itong si ate, ginawa kong guarantor dun sa hawak utang ni kay Mr. Wong. Hindi naman siya nakakabayad. Isasalin ko muna. Ngayon lahat bibigay mo sa kapatid mo. Lang naman, may plano din naman tayo, di ba? Tigilan mo ako, please. Napakalaki ng sakripisyo yung ginawa ng ate ko para sa pamilya namin. Ano ba naman yung makabait ako paminsan-minsan, no? Paano naman si Daisy? Pwede ba intindihin mo na lang? Hello? Hello? Dang! Bilas! Kamusta? Sino may birthday? Hoy! Bilas! Nagkakasiyahan lang. Nanalo kong pare ko sa casino eh. Jackpot! Tara! Tagay ka muna. Tagay ka muna. Jackpot pala. Tong lechon, galing ba sa piggery mo? Oo, Bilas. Kuha ka na lang dyan. Alam mo, Bilas, ayos ka rin eh, no? Uutang kayo sa misis ko ng pangkapital, tapos di kayo magbabayad? Ito pa yung malupit. Pagkatapos ng lahat, wawalang hiyain mo yung negosyo nyo. Pare, di mo pa alam kung gaano naghihirap yung asawa mo sa Hong Kong? Ibatabas ng dila mo, Bilas ah! Bilas, iba ang kapal ng mukha mo. Ano bang gusto mo? Ha? Hayop ka, Otep! Huwag ka nang papakita sa akin! Mas hayop ka, Bernard! Kung niloko mo yung asawa mo, huwag mo kami itamay! Ano? Ano? Wala kaya ka! Umalis ka sa pamilya namin dahil wala kang kwenta! Bitawin niyo ko! Pwede ba yan? Hoy! Ano ito pinagsasabi mo sa asawa mo? Ano sinasabi mo? Pagsabihan mo yung barumbado mong asawa, huwag siyang mag-aamok sa bahay ko at lalo huwag niyang masaktan ang pamilya ko. Ate, pinagtatanggol ka lang ni Otep. Paano ba naman yung perang inutang mo sa akin? Kung saan ginagastos ang asawa mo? Wala ka nang pakialam doon! Buhay namin yon. Ay, may pakialam ako doon! Kasi pera ko yung inutang mo eh, na pinag-good time lang ni Bernard. Oh, sige! Tuloy mo! Baka makatulong yun sa kahihiyan mo. Masagot-sagot ka pa! Huwag sabihan mo yung asawa mo, ha? Ha? Ikaw utang na loob, ha? Wala po. Ikaw na nga itong pinakaya pang nagaan ng manak. Ikaw na nga itong gagalamin ang pamilya ko, ha? Ikaw na nga itong pinagtatanggol, eh. Ang dami mo pang arte. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Oo nga, Tang. Magpapasko, nag-aaway kayo. Ewan ko ba dyan kay ate? Ako na nga tumutulong sa kanya. Ako pa, napapasama. Ay, Diyos ko po. Ano ba yung ate mo kasi? Baliw na baliw dyan sa asawa niya. Parang wala nang ibang lalaki dito sa mundong to.
Oo nga eh, ang ayos-ayos ko sa ate pagdating kay Bernard, wala na nagiging bulag tsaka bingi na siya. Pagsasabihan ko yung Bernard na yan, siya naman may kasalanan ng lahat ng ito eh. Huwag na, Nay. Baka kayo pa awayin ni ate pag ginawa niya yun. Ah, subukan niya! Subukan niya! Baka makarinig siya ng mga salitang ngayon niya lang narinig sa buong buhay niya! Oo. Kayo ba nakausap niya si ate? Oo. Eh, uwi raw siya ngayong Pasko eh. Ikaw? Oo, pero ayoko siya makita dyan. Bahala siya. Magkapatid pa rin kayo eh. Ano ka ba? Mag-usap kayo na maayos. Oo, ayoko nang nag-aaway tayo. Pas yung pas. Oras na. Bakit wala pa si Nadang at Otep? Pagdating nila, doon na kami nilipat ni Bernard. Hindi ko sila gusto makasama ngayong Pasko. Ano ka ba naman, Jelay? Kahit para sa akin, mag-usap kayo magkapatid. Oh, ayun na pala si Nadang. Merry Christmas! Merry Christmas po, Nay. Kala ko lalampas pa kayo ng alas 12. Nay. Nay, oh. Merry Christmas. Ay, salamat. Sensya na. Sa regalo ko, maliit lang ha. Laki kasi na nabawas sa sweldo ko nung nakaraang buwan eh. Rose, bilisan mo lang kumain dito. Alis na tayo. Rose, Merry Christmas. Jelay. Kung sama ng loob lang at panunumbat ang ginamit na pambalot sa regalo niyan, hindi namin kailangan yan. Ikaw ang kapal din ng mukha mo, no? Ang dupang mo na, ingrata ka pa. Ano ba? Magpapasko ba tayo? O magpapatayan kayo? Pagsabihan niyo na yung panganay niyo. Anong ako? Ako na naman? Ano ako na lang lagi ang masama? Ako ang demonyo, ako ang tanga, lahat ng ayaw niyo sa mundo ako. Chelay, ano na naman ba to? Kaninang ayos ng pag-uusap natin eh. Ang gusto ko lang naman, mag-usap kayo magkapatid. Para ano, mag-sorry ako? Ako nga pala kasi yung paborito niyong anak kahit kailan hindi pwede magkamali. Bastos ka! Eh, mas bastos ka! Pare-pareho kayo mga bastos! Paskong Pasko, nagbabangayan kayo. Sige! Bigyan niyo ng dahilan na magpyesahan kayo ng mga kapitbahay natin. Siguro okay lang sa kanya. Sanay na sanay siya dun eh. Bahong-baho na nga siya sa sarili niya bahay, kaya dito siya nagkakalat sa bahay natin eh. Wow! Ang linis mo naman! Baka magulat ka kung sabihin ko sa kanila lahat kung gaano ka karumi. Wala kang utang na loob! Utang na loob? Kailan ako nagkaroon sa'yo ng utang na loob? Gusto may paalala ko. Hindi, Tay! Hayaan niyo na ako! Ako ang sumalo ng lahat ng responsibilidad ng pamilyang to at nagpakaalila ako sa Hong Kong. Ikaw, Dang, pinag-aral kita, di ba? Pero anong ginawa mo? Nagpabuntis ka? Pero kahit na disgrasyada ka, ikaw pa rin ang pinakamabait, ang pinakamabuti, walang bahid ng kahit anong kasalanan, samantalang ako, ako yung masama ugali, ako yung tanga, nakapangasawa ng walang kakwenta-kwenta, pero may narinig ba kayo sa akin? Sana naman huwag mo ipagmayabang na parang ikaw lang ang nagpakaanak para sa pamilyang to. Sana maalala mo na habang nagtatrabaho ka doon, ako ang nag-alaga kay nanay, kay tatay, dyan sa anak mo, habang kung sino-sino pinipindeho ng asawa mo. Kung niloloko man ako ng asawa ko, problema ko na yon. Pero nakinabang ka rin naman sa mga pinaghirapan ko eh. Kaya wala kang karapatang magreklamo dahil kung hindi pa kita pinulot at inilipad papuntang Hong Kong, paalamunin ka pa rin! Tama na, Jelay. Kiling mo na. Hindi mo ba ititikom yung bibig mo? Ha? Kundi man para sa birthday ko, para man lang sa Pasko. Hindi! Walang Pasko sa pamilyang to! Dahil ang Pasko para sa mga taong may puso at lahat kayo wala nun! Lalong-lalo ka na! Hoy, Dang! Lola! 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 L
tuluyan na nga bang magwawakas ang dating magandang relasyon ng magkapatid na Jelay at Dang? Abangan sa susunod na Sabado ang ikalawang yugto ng aming kwento dito lang sa Tadhana. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na sa official YouTube channel ng GMA Public Affairs. Huwag niyong kalimutang pindutin ang bell button.